Selebrasyon ng Filipino Food Month sa ating bansa ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement. Chef Jam, magandang tanghali and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, Nina. Thank you. Chef, hi, sir. Thank you for joining us. Nakakagutom yung topic natin ngayon. Oo nga, oo nga. Nag-lunch ka na ba? Magla-lunch pala. Hindi pa nga eh. So, tamang-tama. Gugutumin tayo ni Chef. Yes. Dahil ang Abril ay idineklarang Filipino Food Month sa Pilipinas. Ano po ba ang layunin at kahalagahan ng selebrasyong ito dito po sa ating bansa? At ano ang tema ngayong taon? Ang Filipino Food Month is a national celebration na nakafocus sa pangangalaga ng culinary heritage natin and gastronomy. Mm-hmm. Ang theme this year is focused sa kabataan. Kasi definitely, when we talk about food, we have to consider yung future ng mga kabataan pagdating sa food security. Yes. So, pag sinabing Filipino food chef, ano ba yung mga yun? Kasi, di ba, parang sinasabi yung atin naman daw pagkain, eh kung saan-saan nang galing. Pero ganoon naman talagang pagkain, di ba? Wala namang purely no, Chinese Filipino food. Filipino, for example. Pero pag sinabing Filipino food, ano sa tingin nyo yung kailangan nating pahalagahan as part of the heritage? Bilang isang taga-Pampanga, siyempre, pinaka-importante dito na ma-highlight yung pagkain ng mga iba-ibang rehiyon sa Pilipinas. Yung talagang regional food. Hindi lang yung usual na adobo, sinigang, kung hindi yung mga traditional na nanggaling sa iba't ibang like lugar. Like what, Chef? Anong... For example, kung pag-uusapan natin ang sinigang ng mga Kapampangan, ang ginagamit nila, bayabas. Okay. Ay, sarap yun. Pupunta ka naman sa mga taga Negros, mga Ilonggo, ang gamit nila, batuan, pampaasim nila. Ano yung batuan? Ang batuan ay souring agent nila sa kanilang niluluto na pampaasim. Okay. Yung iba, tamarind, di ba? Tamarind, yung iba. So, samutsari na ingredients, produce, mga heirloom dishes, mga pamana ng mga ancestors natin. Mm-hmm. At eventually, yung mga pagkain na hindi dapat mawala. Kasi pag nahinto na yung pag-uusap, yung conversation, wala nang magtatanim. May mga pagkain ba na sa tingin mo mawawala dahil hindi na pag-uusapan? Parang yung inabel ko yan. Ah. Baka mawala ang ating tradisyon at heritage sa pagkain. Just like that. Kasi for example, yung mga heirloom rice natin. Mm-hmm. Dahil ang dami nating mga imported rice na available sa market, wala nang, pag hindi na napag-usapan, hindi na mag-create ng demand, eventually, wala na magtatanim. Mm. Tuluyan na siyang mawawala. So, ano itong mga endangered na ito, Chef, para sa kalaman ng ating mga kababayan, which na binabantayan ng inyong society? Kami sa Slow Food, meron kaming online archive. It's called Ark of Taste Philippines. Mm. So, ito ay nakapublish online for free. When you type that, makikita mo lahat ng mga ninominate namin na Philippine indigenous ingredients na pwedeng mawala pag nahinto na yung production, yung pagtatanim, at eventually, hindi na makikilala ng next generation. So, patuloy kaming kumakatok through Filipino Food Month para ipaintindi sa mga kabataan kung anong importansya ng ating kulinaryang pamana. Okay, at dahil nga kabi-kabila ang international themed restaurants at pagkain sa ating bansa ngayon, di ba? Ang daming choices. Paano po ba natin mape-preserve ang Pinoy recipe and culinary sa pamamagitan po ng Filipino Food Month? Nag-uumpisa kasi ang edukasyon sa pagkain sa bahay. So, in-encourage natin yung mga nanay, yung mga talagang kasama ng mga kabataan sa bahay na bigyang importansya yung pagkain, hindi lang sa pangtawid gutom. I-educate natin yung mga anak natin, pamangkin, mga apo, na meron tayong sadyang pamana na daladala nila at eventually sila yung magiging susi para mas mapaunlad dito at idugtong sa future ng ating food system. Ikaw ba, do you like serving Filipino food to your kids at home na na-appreciate nila? Yes. Kasi minsan yung iba picky eaters eh. Totoo yan. Actually, nung bata pa ako, kung anong nakalagay na pagkain, yun ang kailangan mong kainin. Hindi ka pwedeng mag-request ng gusto ko itlog, gusto ko hotdog, gusto ko tocino, kung anong nandyan.
So lumaki talaga akong kumakain ng Bicolano food, no? So ganoon din ang ginagawa namin sa bahay. Oo, nakakatuwa Bicolano food. Ako naman Ilocano food. Ikaw naman Kapampangan. Ang sasarap pagka isipin mo. Ako rin lumaki rin ako na nandun sa harap ko yung dinding-ding, pinakbet, dinuguan. Yes. Although yung dinugaan later on nagustuhan ko siya, pero noong una ayoko. So, gaya na sinabi ni Chef, lahat ng mga anak ko, hindi sila choosy. Kung anong nakalagay dyan sa harapan, kakainin nila yan. Mm-hmm. Hindi yung bigla ko nalang bibili ng fast food. Di ba yung iba, ayaw kumain, bibili ng fast food? Ano pong masasabi niyo doon? Opposite of your slow food movement. Importante pa rin na dapat, ang mga bata, tinuturuan natin na kumain ng tamang pagkain. Mm-hmm. Yung hindi makakasama sa kalusugan nila. As we all know, may mga fast food talaga na mayroong mga genetically modified na ingredients. Yes. So importante, yung pagkaing natural ng mga Pilipino, yun yung ihain natin sila sa kanila as early as their childhood. Para hanggang pagtanda, dadalin nila yon. Mm. At eventually, tuturo nila sa kanilang mga anak. How do we make it interesting for our kids? Kasi minsan, di ba? Mm. Minsan yung nagluluto din, pag hindi interesting po sa bata, hindi talaga kakainin yan. You have to make that extra effort. Baka you can come out with recipes na pwedeng gayahin ng mga nanay na madadali lang gawin na sana child-friendly or kid-friendly. Ang maganda nga ngayon, hindi lang cookbooks ang available. Meron na tayong University of YouTube. Yes! So, konting hanap ka lang, mandami mo nang pwedeng gayahin. And tama ka, chef, ha? Optics talaga eh. Kailangan yung mga bata, nakikita nila kaingaingaan yung pagkain para sila mismo kakainin nila. May mga cooking show ba kayo na pwedeng panoorin ng ating mga kababayan? Marami tayong mga online videos na nakapublish. Lalo na ngayong Filipino Food Month, talagang ang approach namin is mapalapit sa tao yung celebration para mas ma-appreciate nila using technology. Okay. May mga restaurants ba kayong kausap na as part of Filipino Food Month? Marami po. Dito sa Filipino Food Month, yung government agencies na kasama is DA, NCCA, and DOT. Mm-hmm. Kami po yung sa private sector, yung PCHM. Ngayon, we have activators and implementers sa US, yung Filipino Food Movement sa States, Filipino Food Movement sa Australia, at mga restaurants din, yung Filipino community. Kung makakapasyal po sila sa Facebook page ng Filipino Food Month, marami pong nakalista na calendar of activities doon, over 100 celebrations of Filipino food sa buong buwan ng April this year. Wow. Ano pala sa ibang bansa, ano? Yeah. You know, yung ibang mga bansa, yung kanilang pagkain ay internationally renowned na, no? Like the Vietnamese food, for example, Japanese food, Korean. Yeah. Sa Pilipinas naman, nakikita natin every now and then may mga restaurants na sumisikat sa New York. Pero sa tingin nyo, ano ba yung pagkain na sa tingin mo mami-mainstream natin sa buong mundo na pag nakita ng ibang bansa, ay ito Filipino food ito? Definitely po kasi pag sinabing food ambassador, ang mga ambassador talaga natin yung OFWs. Yes. So bit nila yung kultura ng pagkain, kung saan sila nanggaling. So even yung choices ng pagkain, depende rin eh kung saan sila nagmula. Kung Bicolano ka, maaring ang dala-dala mo, kurakding. Yun ang ihahanda mo dun sa iyong inaalagaan. Kung Ilocano ka, meron kang bagnet. So, pero chef, wala ka bang naisip na parang isang pagkain Pilipino na para magiging po? Di ba? Pero sinabi kasing po, di ba yan, Vietnamese yan. Or ramen, Japanese. Meron ka ba nakikita? Pinakamadali, syempre, at pinakakilala ay adobo. Okay. Pero sa Amerika, ang pinakapopular dyan, yung ating lumpia pansit. Laging hindi nawawala sa mga party. Alright, so ayan ha, dapat bumalik si Chef para mas pag-usapan pa natin itong Filipino food movement. Nakakagutom na nga eh. Oo, salamat po sa inyong oras, Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement.